Hello mga bata, ang asignatura natin ngayon ay Health 2, Quarter 3 at nasa Week 8 na tayo. Ang pag-uusapan at pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggalang sa damdamin ng iba. Handa na ba kayo mga bata? Okay, umpisahan natin. Bilang panimula, tingnan ang larawan. Ano ang tingin mo na ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama, ang iyong nararamdaman ay kasing halaga ng nararamdaman ng iba. Minsan, may mga nasasabi at nagagawa tayong maaaring nakakasakit sa iba. Dapat tayong maging maingat sa ating sinasabi at ginagawa upang di tayo makasakit ng damdamin ng iba. Paano naman natin maipapakita ang paggalang sa damdamin ng iba? Ating alamin. Ito ang ilan sa mga paraan na maaari mong gawin upang maipakita ang paggalang sa nararamdaman ng iba. Number 1, iwasan ang mga salitang nakakasakit sa damdamin. Pangalawa, makipag-usap ng maayos at iwasan ang pagsigaw. Number 3, maging masaya sa tagumpay at kasiyahan ng iyong kapwa. Number 4, magpakita ng simpatya sa mga taong nalulungkot at may problema. Number 5, gumawa ng mabuti para sa iba. Iwasan ang pakikipag-away. Number 6, igalang ang opinyon ng iba. Matutong makinig at umunawa. Alam niyo ba na ang paggalang sa emosyon ng iba ay dapat nating makagawian? Ito ay nagpapakita ng pagiging isang magalang na bata. Paano mo ipinapakita ang paggalang sa emosyon ng iyong mga kasambahay? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit sa papel ang hugis puso sa bilang na nagpapakita ng paggalang sa damdamin ng iba. At daya mo naman na hugis kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, tinatawanan ni Maricar ang pinsan niyang sintonado sa pagkanta. Number 2, binati ni Jerome ang kanyang kaibigang nanguna sa klase. Number 3, pinahiya ni Jomar ang kaklase niya na hindi makasagot sa tanong ng guro. Number 4, pinalakas ni Oscar ang loob ng kaibigang kinakabahan sa nalalapit niyang paligsahan. Number 5, pinintasan ni Marife ang iginugit ng kanyang kaibigan. Okay, tingnan nga natin kung ganito rin ang inyong naging kasagutan mga bata. Handa na ba kayo? Okay, sa number 1 ay diamond. Dapat kasi hindi ka tatawa o huwag mong pagtawanan ang pagkakamali o kakulangan ng isang tao. Sa number 2 ay puso. Sa number 3 ay diamond. Huwag mong ipahiya ang kahit sino man o kapwa mo. Number 4, puso. At number 5, diamond. Dahil hindi tayo dapat mamintas sa ibang tao. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Aling pahayag ang nagpapakita ng paggalang sa damdamin ng iba? Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Number 1, kaarawan ng iyong kaibigan. Ipinakita niya ang regalong eroplano na bigay ng kanyang tatay. A.
wala akong pakialam. B. Maligayang kaarawan. Ang ganda ng eroplano mo. Ang sagot ay B. Number 2. Maraming sugat sa balat ang iyong kaklase. Ano ang sasabihin mo? A. Huwag natin siyang lapitan. B. Gusto mo bang sumama sa aming maglaro? Okay. Ang maaaring sagot ay letter B. Number 3. Umiiyak ang iyong kapatid dahil nadapa siya habang naglalaro. A. Huwag ka na umiyak. Tara, gamutin natin ang sugat mo. B. Ang lampa mo kasi. A. Ang sagot ay letter A. Number 4. Nabangga mo ang iyong ate habang ikaw ay tumatakbo pa uwi. A. Pasensya ka na, di ko sinasadya. B. Di ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Okay. Ang tamang sagot ay letter A. Number 5. Naging top 1 sa kaklase ang iyong kapatid. Letter A. Tsamba lang yan. B. Binabati kita. Ang tamang sagot ay letter B. Okay. Tama ba ang mga kasagutan, mga bata? Magaling! Ngayon naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pagtambalin ang sitwasyon sa hanay A na dapat sabihin sa hanay B. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Unang larawan. Okay, ang tamang sagot ay letter E. Tara na, kumain tayo. Okay, number 2. Okay, ang tamang sagot ay letter A. Pasensya ka na. Tulungan na kitang magpulot. Number 3. Okay, ang tamang sagot ay letter B. Kaya mo yan. Number 4. At ang sagot ay letter C. Halika, turuan kita. Number 5. Okay, ang tamang sagot sa number 5 ay letter D. Binabati kita. Okay. Lahat ba ay tama na ang inyong mga kasagutan, mga bata? Ang galing! Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa isang malinis na papel, isulat kung paano mo maipakikita ang paggalang sa nararamdaman ng iba sa mga sumusunod na sitwasyon. Number 1. Malungkot ang iyong kaklase dahil nag ibang bansa ang kanyang mga magulang. Number 2, nagtatampo ang iyong kaibigan dahil hindi mo siya napahiram ng laruan. Number 3, nakakita ka ng mga batang namamalimos sa kalsada. Okay, ito ang maaaring kasagutan sa mga tanong. Sa number 1, papayuhan ko po siya na huwag malungkot dahil ang pag-alis ng kanyang mga magulang ay para sa kanyang kinabukasan. Sa number 2 naman, ang maaaring yung sagot ay
ako ay hihingi sa kanya ng paumanhin at pahihiramin ko na siya ng aking laruan. At ang number 3 naman na maaaring sagot ay, bibigyan ko po ang bata ng pagkain upang maibsan ang kanyang gutom. Hindi ko po siya bibigyan ng pera, baka po kasi ipangsugal o ibili ng solvent. Mainam pa po na pagkain na. Okay, sana ganyan din ang inyong mga naging kasagutan, mga bata. Ngayon naman, bilang panghuling gawain, punan ang patlang ng wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng pangungusap tungkol sa aralin. Ang mga salita ay iginagalang, uliran, nakikisaya, at tinutulungan. Ayan. Sige nga, basahin natin ang buo ang talata gamit ang tamang salita o angkop na salita. Si Rain ay isang uliran na bata. Iginagalang niya ang damdamin ng iba. Tinutulungan din niya ang mga nalulungkot at nakikiisa sa kasiyahan ng at tagumpay ng iba. Okay. Ganyan din ba ang inyong mga sagot, mga bata? Okay, magaling. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Ang ating sanggunian ay Pivot 4A Learner's Material, MAPI Health 2, Quarter 3, Week 7 to 8. Thank you for watching and God bless everyone.